madilim. May amoy. Nagpapawis na kilikili. Paano nga ba masusolusyunan? Itong si Marjan, isang engineer. At ang araw-araw na problema niya, ang sobrang pawisang kilikili. Paano ba naman kasi? Walang tigil ang pagpapawis ng kilikili niya. Kahit naglalakad lang, o kahit pa nga daw tumapat pa sa electric fan. Hindi nang papawir noon. Yung may pumansin na, ba't ganyan daw kilikili mo, sobrang basa. So doon na po ako naging conscious sa sarili ko. Lahat ng araw yata ng deodorant, nasubukan na niya. Pati sabong panlaba, pinatos na ni Marjan. Matigil lang ang pagbukal ng pawis sa kanyang kilikili. Pag nagko-commute po ako, hindi pa ako makahawak doon sa taas yung handle. Pinagawa ko po ganito lang po, nagbabalance lang po talaga ako para hindi makita ng mga commuters din na sobrang basa yung kilikili ko. Pati pulbos, baking soda na may lemon. Hindi rin umubra. Kaya naman itong si Marjan, nabilita ng maging creative. Ang panty liner na ginagamit ng mga babae, itinatahi niya sa kanyang mga damit para nga raw ma-absorb ang kanyang pawis. Gumagamit yung atin ng kaibigan ko ng panty liner, so tinay ko din po. Pag napupuno na po siya, yung bulak naman natatanggal. Ito namang si Dennis, construction worker. At ang kanyang hinaing, ang hindi niya matago-tagong problema, ang putok ng kanyang kilikili. Pag pinagpapawisan po kasi, nararamdaman yung kilikili kasi basa na po siyang pawis. Kahit pangaraw anong ilagay niyang deodorant, iba raw talaga ang powers ng kanyang kilikili. Kaya maya't maya kung magpuna siya ng pawis para hindi nga naman umalingasaw ang sikreto niyang amoy. Sabi nga nila, walang lihim na hindi nabubunyag. Gaya na lang ng sikreto ni Mary Rose. Ang kanyang kilikili, makulimlim. 13 years old daw nang magsimulang gumamit ng roll-on o deodorant si Mary Rose. Lagi ako naglalagay araw-araw. Siguro na ano na rin siya sa kakalagay ko araw-araw, nangitim na rin. Lalo pang nangitim ang kanyang kilikili noong ipinagbuntis niya ang kanyang panganay na anak. At dahil pagtitinda ang kanyang ikinabubuhay, hindi maiiwasan ang pagpapawis ng kanyang kilikili. May itim daw ganyan, pero okay lang. Sanay na. Sabi ko okay lang, hindi naman ano, at least kilikili lang may. Natatago mo naman. Para kumonsulta para sa mga problemang ganito, dinala namin sila sa isang dermatologist. Ayon sa doktor, walang kinalaman ang paggamit ng deodorant ni Mary Rose sa pag-itim ng kanyang kilikili noong dalaga pa siya. Ang tawag sa skin condition na pangingitim ng kilikili, acanthosis nigricans. Ang rason, dahil daw sa timbang o taba ni Mary Rose sa kanyang katawan. At ang solusyon para pumuti ang kanyang kilikili ay magbawas ng timbang. There's really no need of treatment. Unlike the other pigmentation problems na you need to apply mga bleaching creams, mga peeling solutions. Ito namang problema ni Dennis. Ang nangangamoy niyang underarms. Ayon din sa doktor, kalimitan sa mga may body odor, hindi raw nila alam na meron sila nito. Pag sinasabi ng pasyente na may body odor siya, nagda-doubt na kaagad ako. Kasi normally they do not know. Kasi nga, nasanay na sila sa amoy nila. Ang pawisang kilikili ni Marjan, inilapit naman namin sa isang skin health physician para makumpirma at malaman kung gaano kalala ang pagpapawis ng kilikili. Sumailalim si Marjan sa starch iodine test. Kapag naging kulay ube o violet ang isang parte ng kanyang kilikili, ibig sabihin ito na iyon ang parte kung saan matindi ang pagpapawis. Sa kaso ni Marjan, ang buong kilikili niya naging violet. Matapos ang starch iodine test, nalaman namin na itong si Marjan may primary hyperhidrosis. Ito ang sobrang pagpapawis ng kilikili. Unknown talaga ang cause, pero it's hereditary. It can be a contribution. And then, excessive kasi yung production ng pawis niya. And this is caused by the eccrine glands ng sweat glands natin.
Wala daw gamot ang ganitong klaseng kondisyon. Pero pwede daw magpa-botox o kaya naman surgery para panandali ang hindi magpawis ang kilikili. Pababawasan ang pagpapawis ng kilikili ni Marjan pero sa loob lang ng 4 hanggang 5 buwan. At ang ganitong klaseng treatment, umaabot sa 15,000 pesos hanggang 20,000 pesos. Pero para sa mga nagtitipid at walang budget, may solusyon pa rin naman sa mga kilikili problem. Ang simpleng paglalagay ng alkohol sa kilikili, pumapatay daw kasi ito ng germs na siyang dahilan kung bakit nangangamoy. Pag nag-evaporate yung alcohol, di ba malamig? Tapos pinapatay mo na rin ang yung bacteria at kaya very effective talaga yung alcohol. Pwede ring maglagay ng baking soda o kaya naman pulbos para mabawasan ang pagpapawis ng kilikili. Ang iba naman naglalagay o nagpapahid ng lemon o apple cider. Ang lemon tsaka apple cider can act as an antibacterial. Kahit ano pa nga ang inyong problema, may team, may amoy o sobrang pawis ng inyong underarms, hindi naman kailangan gumastos ng malaki para may solusyon. Kailangan lang madiskard at malikhain at tandaan ang lagay ng iyong kilikili ay hindi salamin ng iyong pagkatapos.